live. First time kong mag-portray na isang historical person. Michael, hindi kinirapan. Siyempre, yung first time. Yung R&B, di ba? Doon ka sa night. Then eventually, dito sa stage, nagkaroon ng magkaibang yung range ng boses. Yung, alam mo yung ano, bitaw ng, ano, ng phrases. At first, nahirapan po ako dahil galing ako sa medyo kulutan tayo. Medyo mag-ER dyan. Tapos, didiretso ka sa tusukan. Bawal na kulot. So, mahirap po yun na malaking adjustment ang ginawa ko and sinabi ko sa sarili ko, pag hindi ko ibinigay yung puso at sarili ko sa ginagawa ko, hindi ko magagawa ng maayos. So, almost siguro mga 2 weeks mong pag-aaralan yung ganung boses kung paano mo mailalabas dahil sanay tayo na, sanay po ako kasi na malumanay. Yung suave lang, hindi kagaya nun na medyo kailangan powerful, kailangan galing sa chan, galing sa pero chan. Ano, today, dalawang performance ang ginawa mo. Bali yung... Ano na kaya yun? Well, hindi ko rin alam eh. Basta sabi ko, si Lord, basta lagi, every performance ko, kahit saan, lagi ko sinasabi, Lord, kayo mag-perform, kayo magsalita, kayo mag-skill, kayo lahat. Michael, paano siya, ano, paano mo naisipan tanggapin to? Ano yung nag-drive sa'yo para, sige, try ko on stage. Honestly speaking po, ayoko talaga nito. Okay. Dinenay ko talaga to. Decline ko talaga tong offer na. Pero dahil si manager ang ano, masusunod. Paano yung kamay? Wala tayong magagawa. Paano yung kamay? So, extra na ba ng kamay? Nag? Extra na kamay? Nigil. Tapos. Hindi, kailangan mo to. Hindi. Diyan ako galing, sabi niya. Okay. Ano pong punik ko dyan? So, pero magandang experience po rin. Sobrang sarap ako para sa akin po. Sobrang sarap na experience na nagawa ko ngayon. Alam niyo po yun, yung out of the box. Pero Michael, you mentioned na historical ang character. It's your first time. How difficult it is to prepare for the role? Kasi it requires a lot of intensity. Yung about characterization po, medyo nahirapan ako kasi hindi ko alam, aminin ko nung grade school napakinggan ko siya pero hindi ko na siya maalala kung ano yung story nitong No Limit Hanger. So, nag-research ako, lagi ako nagtatanong sa mga cast members ko na ano ba si Crisostomo mo iba? And then sinasabi nila na mayaman, kapipuno. Parang yummy, parang ganun. So, wow, yummy ka. Parang alam niyo yung magalang so, na nagawa mo lahat. Hindi bastusin. So, araw-araw, kahit minsan, kahit parang your facelift, kung anong paggawa sa'yo, kailangan pagising mo nung araw na show mo na yun, that pagising mo, ikaw na si Crisostomo may bago. So, malaking ano factor yung your face ka muna. Then, di ba, yung pagbabago ng characters, at least dito sa kay Ibarra. Noon na po kasi itong ano yun. Ah, okay. So, wala talaga ako idea nun. So, nakatulong ang Crisostomo may Ibarra sa your face. Nakatulong ang teatro sa okay. So, it's the other way around.